God has a plan. Why God put me here on the stage this afternoon. May plano ang Diyos. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay may plano sa ating mga buhay. And isa po sa naisip ko, I'm not worthy, Lord. Kagaya niyo rin po ako, I'm not worthy. Mukha lang po akong mabait. Oh, natawa po kayo. Hindi pa ako mukhang mabait. Pero napakasuplado ko po. Hindi naman napaka. Hindi po halata, no? Kasi palangiti po ako. May kasungitan po ako sa loob ng bahay, hindi sa labas ng bahay. May mga bagay rin po akong nais isurrender sa Panginoon. God is not yet finished with us. God is not yet finished with me. Marami pang gusto alisin sa akin ang Panginoon, sa atin. Aminado naman po lahat tayo. Kanina si Ate Irene, umamin siya. Siya yun eh, kausap niya sa salamin. And that we want to change, di po ba? Sa sarili po nating power, hindi po natin kaya. Amen? Amen? But there is power in the name of Jesus. And I believe, lalabas po tayo dito kasama ang presensya ng Banal na Espiritu. Marami na po tayong natinan. Night of music, ano ba? Night of worship. Night of power. Ano pong nangyari? Kung ating pong i-assess po ang ating mga sarili, malaki na ba nagbago sa buhay ko sa pag-attend ko ng GCC in 8 years? O simula nung naging Kristiyano ako, kung titignan po natin ang ating spiritual life, ano na kaya ang itsura ng ating spiritual life? Bakit po kaya nandito pa rin tayo sa estado na kung saan, bakit hindi kaya ako nagagamit? Do we question or we don't bother or I don't care? Basta ako napifeel ako, nadadala ako ng emosyon, masaya na akong umatin. But tignan po natin, kailangan po, di ba, nag-i-increase din yung level ng ating maturity, nag-i-increase din yung level ng pagpapagamit natin sa ating Panginoon, sa ating ministry. And that is, I want to share to you, ano ba ang purpose kung bakit tayo nagkaroon ng ganito? Okay, kasi napapanahon, kailangan new life, new year, 2020 vision, kailangan magbuti ako, kailangan ganito, alisin ko na yon. But ano ba talaga? After this, sa paglabas nyo ba, dating Ed pa rin ba? Dating Kuya Ed? Dating si brother pa rin? Niloloko lang po natin ang ating mga sarili kung lalabas po tayo sa kwartong ito that we are not healed. We don't experience breakthrough in our life. Kung namumuhay pa rin po tayo sa dating tayo, wala rin pong mangyayari. Sabi po dito sa aking purpose ng ating consecration. Ang gusto ko po, ang gusto ko pong mangyari, and I believe ang gusto na mangyari ng Panginoon, take it seriously. Not na pumasok kayo ng seryoso ang mukha, lalabas kayo mahaba rin ang mukha. Isipin po natin, ano ang mababago sa akin? Ano ang isusurrender ko ngayon sa Panginoon? When we take it seriously, makikita po natin ang sarili natin sa tulong ng Banal na Espiritu na nagbago po tayo. Kagaya po ng sabi ko, niloloko lang po natin ang ating mga sarili kung nothing happens. Dating si sister pa rin. Napaka-spiritual pag nandito. Paglabas, sa pagsasalita, sa pagkilos, sa pagbibiro. Masakit po. Ganun naman po ang pagginagamot, di ba? Sabi po, this afternoon is healing. Di ba pag ginagamot po ang inyong sugat, ouch! Huwag po. Pero kailangan eh. Kailangan gawin for us to be healed. Second po ng purpose, we are in the holy place with God. Tandaan nyo po, nandito tayo sa banal na lugar ng Panginoon. You remember Moses, nung face to face siya sa ating Panginoon, pinatanggal po ang kanyang sandals kasi po marumi. Ngayon pong hapon na ito, anumang dumudumi, impurity sa ating puso. Sabi nga po, kung may galit, kung may pag-ugaling hindi maganda, take off your sandals. Change your heart now. Make it pure. Kasi haharap po tayo sa Diyos na banal. Are you ready to
to face the Lord today, this afternoon, make your heart pure. Alisin nyo na po yan. Madali lang yan eh. Isang iglap lang yan eh. Kung hindi kaya ng power po natin, there is power in the name of Jesus. Amen? Ano mang meron sa iyong puso sa hapon na ito, maalis yan by the power of the name of Jesus. Amen. Yun po, remove impurity. Pag naalis po ang mga dumi, we are be cleansed. We will be healed. Okay. Purpose po again ng consecration, we choose to be holy. Do you choose to be holy? Amen. Amen. Dapat yan ang ina-aspire ng isang Kristiyano. To be holy. Hindi save na ako, tapos na. Ang hirap maging, mahirap maging mabait, mahirap maging banal. Tama po? Dahil ang temptasyon nandiyan lang sa ating mundo. Napakadaling mahulog sa tukso. So choose to be holy. We choose to be filled with the Holy Spirit. Okay. Now, pag tayo naman po tumawag sa banal na Espiritu, nagdedwell siya sa atin. But let us maintain the Holy Spirit dwell in our hearts. We choose to serve the Lord, and that is the purpose. Bakit po tayo kinoconsecrate o bakit po tayo nililinis? Dahil gagamitin po tayo ng Panginoon. Hindi lang po tapos na ikaw ay masave at nilinis at ginawang banal ng Panginoon. Dapat po sumusunod po ay maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Amen? Dapat willing po tayo mag-serve sa ating Panginoon. And this is the purpose naman po. And of course, if we're going to serve the Lord, we choose to give God glory. Sa ating pong paglilingkod, bigyan po natin ng glory ang ating Panginoon. Sayang po ang mga talent kung hindi po nagagamit. Sayang po ang ability to teach kung hindi po natin gagamitin. At kung meron man, bakit hindi natin improve? Bakit hindi natin ibigay ang the best for the Lord? And that is the reason why we are now conducting this consecration for us to be used. Amen? 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 Amen. Maganda sa vision na makita ang mga hindi tumatayo, hindi po sila bigay. Ang hindi po makatayo sa Panginoon, makapaglingkod, this year or next month or next week or this next hour decided to serve the Lord. Amen. Dahil mula po nung first week of Friday, consecration na po, tinawag na po tayo. And you claim, nung nag-preach po ako, you claim that you are healed. Now you are healed, breakthrough na po. Papasok ka na po sa mas mabuti. And now, are you ready to serve the Lord? Amen. Amen. Praise God. Dapat tong taon na to, more serve sa Lord. We give glory to God not only by our obedience to His words, but also to spread His word to those who don't know Jesus Christ as their personal Lord and Savior. And that is our goal, and that is the great commission na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Hindi lang po tayo nabuhay para ma-save, kundi dapat mag-save at mag-salba rin po tayo ng mga kaluluwa para po sa ating Panginoon. And I believe that is the message of the Lord sa world, sa mundong ito. Look what happened now. Pumuputok ang bulkan. Nasasalanta ang mga tao. What if ang mga taong ito ay hindi nakakilala sa Panginoon? At hindi tayo nag-share, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Sayang po. At kung titignan po natin, ano po bang tawag dun sa may buhangin na nauubos na yung parang timer po siya? We are running out of time. Nasaan na po kaya ang mundo, pasama na ng pasama? Pati kaya mga anak ng Diyos, pasama na pasama. Ang pangit pakinggan. Pero to think about it, di ba po,
tayo-tayo nag-aaway. Dapat tayo-tayo po ang nagtutulungan para ikasulong ng salita ng Diyos. Bakit konting bagay tayo-tayo mismo ang nagsisiraan? Tayo-tayo ang naghihilahan. It's about time. Pagsamahin po natin ang lakas natin. Huwag po tayo magpatalo sa kaaway. Sabi po sa Luke 10 verse 2, "The harvest is plentiful, but the laborers are few." Nasaan na po kaya ang mga manggagawa ngayon? Nakaupo lang sa silya ng GCC? Natutuwa po ako sa asawa ng ating pastor, Ayate Joy. Isang babaeng mahihain na hindi mo inaakala na tatayo at magpe-preach. Nagtanong nga ako, si Ate Joy talagang nagpe-preach? At siya pala talaga ang manpower pa sa tulong ng kanilang biyanan. Look at that. Dapat po tayo nag-challenge sa ganon. Sa isang babae na dapat nag-iiyak na lang, hindi kasama ang kanyang asawa, pero ano ang ginawa niya? Naglingkod sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Dapat ganun din po tayo. We are thinking what we can do, not we are thinking what we have now. Wala akong husband. Mukmuk na lang ako dito. Sinasabi pa natin, wala akong silbi. No, we have silbi. Meron tayong mga silbi sa ating Panginoon. You can start now. Actually, sa ating pong mga room, sa ating pong mga kasama sa trabaho, ang nangyayari pa, tayo pang nakakainisan natin. Sa ating pa nagmumula ang hindi maganda. Dapat tayo po ay nagsisilbing ilaw sa mga tao. Diba po sabi, "You are the salt and the light of the world." Nais ko pong i-share sa inyo ang Romans chapter 10 verse 14. Sabi po dito, "How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching or telling them?" Amen! Sa taong ito, o nung nakalaang taon, ilang kaluluwa po ang nadala po natin sa ating Panginoon? Wala. So this time, wag na nating isipin kung wala o meron. This time, this year, i-goal po natin na marami tayong madala sa ating Panginoon. Amen! Umpisahan po natin sa ating mga kamag-anak. Okay. Introduction pa lang po. Actually, hindi siya introduction. Paunang salita ko lang po sa inyo. Ang scripture po natin sa araw nito is about Timothy, kung saan ay kinonsecrate siya ni Paul. Let us read 2 Timothy chapter 2 verse 21. "Therefore, if anyone cleanses himself from these things, which is the sin, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work." Salamat Panginoon sa pagbasa ng iyong salita. Ang title po ng ating message, preaching talaga siya, no? Parang hindi exhortation. Amen. But ito ang nais ipasabi ng ating Panginoon. We are sanctified to serve. Nilinis ka. Nilinis tayo ng Panginoon dahil ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Handa po ba kayo maglingkod sa Panginoon? Handa po ba kayong muling maglingkod sa Panginoon? Now be sanctified. Maging malinis. It's hard, but there is power in the name of Jesus. Okay, introduction ko rin po is the same. Medical instrument. Bago po gamitin ang medical instrument, di ba, ang tawag in-sterilize para hindi maka-infect. At sila po ay ang mga special instrument kung saan, ano, sa pag-o-opera, there is a certain instrument para po doon. Ano, sa bone, kung lalagariin, and the same with us. We are a special instrument. Ang instrument po na ginagamit ng doktor, pwede pong makapag-save ng buhay. Malaking bagay po instrument. Hindi ka pwede mag-opera by your hand lang.
At malaking bagay din po ang bawat isa sa atin sa ating Panginoon. Para po tayo magamit to preserve life. Those people na wala pa po sa ating Panginoon. Instead na sila po ay mamatay eternally in hell, we are the instrument sanctified, sterilized ng Panginoon to be used para pong itong mga taong ito ay masalba. Ang ating pong mga kamag-anak ay masalba sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. And that is the purpose naman ng ating buhay bilang Kristiyano. Amen. Nais ko lang po kayo bigyan ng background about this 2 Timothy chapter 2 verse 21. Actually po, mag-umpisa siya actually sa verse 14 to 26. Since masyado pong mahaba, hindi ko na po iiklian na lang po natin. This is the letter of Paul to Timothy nang siya po ay malapit ng lagutan ng hininga dahil siya po ay nasa prison. Ambait na eh, Paul, ano po, naghanap talaga siya ng isang tao na kung saan mapagpapasahan niya, successor niya sa paglaganap ng salita ng Diyos. He instruct Timothy to warn those Christian against quarreling. It happened to the church. Amen. Quarreling. Amen. So, not only Paul to Timothy, but also God to us, stop quarreling. Konting bagay, nag-aaway po tayo. Walang kakwentang-kwentang bagay. 8 years nang daladala. 8 years na yung GCC, daladala pa rin niya yung tampo at galit. Quarreling. Stop quarreling. Second, he warned, and it is also God warned us, words of its no value that ruins those who listen. Na-preach ko na po ito. Gossip or paninirampuri o kung ano pong sinasabi po natin sa ating kapwa kung tayo po ay galit. Hindi ko siya masaktan, ang gagawin ko, sisiraan ko na lang puri ang kapatid na ito. Hindi pa ako mahuhuli. Patago ko pa ang gagawin. Gawain po ba ng anak ng Diyos? Hindi po. Dapat po tayo ay nagkakasundo. Alisin na po natin yan ngayon. We are consecrating the church. Now, if that is happening now, stop it. If that is happening now, we rebuke that in Jesus' name. Amen? Amen. Amen. So, stop na po yan. Tigilan na po natin. Sulong po tayo. Hindi po nakakatulong yan. Para daw po yung ketong na nakakahawa, na kumakalat. Kaya hinto na po yan sa church. Apostle Paul also advised Timothy to do his best to present himself as, and let us all also present ourselves to God, approved. Aprobado kaya ang ating pamumuhay sa ating Panginoon? Mamuhay ng may kabanalan. Approved. Kung dadaan po kaya tayo doon sa test, uy, disapprove ka. Uy, disapprove ka. Kasi nakikita na detect yung heart, you are not good. But salamat sa Panginoon, He is gracious sa ating mga pagkukulang sa Kanya, sa ating mga kainahan. Kundi marami na siguro na disapprove sa atin. But God, don't give up on us. Amen. Sa kakulitan, sa kasamaan, sa paulit-ulit nating mga kasalanan ginawa, God never gave up on us. Amen. Praise God. Hallelujah. And also, Paul advises Paul also to us to be confident. Stand or handle the truth which is the Word of God. Manindigan po tayo sa katotohanan. Manindigan po tayo sa salita ng Diyos. Ipamuhay po natin ang salita ng Diyos kung ano ang kanyang sinasabi. We are all guilty. Amen? Hindi natin nasusunod kung ano ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Tingnan na lang po natin sa anger. Nasusunod ba natin ang salita ng Diyos? And how we deal people sa ating mga trabaho? Are we honest? Sa akin pong trabaho, pag tinatamad akong mag
umistima ng customer, nawawala. Nagiging impatient po ako. But we must be sensitive on that. In every small thing, let's do good thing to other people. Maging mabait po tayo. Maging tapat po tayo. Ang panuntunan po natin ay ang salita ng Diyos. Dapat po confident po tayo. At ang taong confident, pag ang tao po siningaling, unconfident, tama po? Laging guilty. Hindi yung pati natanong, defensive na po. Amen? But ang taong honest, ang taong sumusunod sa salita ng Diyos, anuman ang iharap mo, he is confident. And we want that to happen to us this afternoon. To be confident in the Word of God. Because we live what the Word of God says. Amen? Amen. Avoid godless chatters. Ito na naman, inulit na naman po. Talagang itong pagsasalita or gossip na sabihin natin ay talagang malaking kasiraan sa isang samahan. Tama po? Avoid godless chatters. Sabi po dito sa verse 16, those who indulge with it will become more and more ungodly. So ang taong mahilig sa mga salita, ungodly words o pagsasalita against other people, they become more and more ungodly. Dapat nga sa ating mga Kristiyano, habang lumalago tayo bilang Kristiyano, we are more and more like Jesus. Amen? But what happened? We are more and more ungodly. Ang hirap po talaga maging godly. Mahirap po talagang maging Kristiyano. Talagang pick up your cross, deny yourself, and follow me. Amen? Mahirap bumait, hindi ko magawa, but there is power in the name of Jesus. Surrender it to God. Now, in verse 20, in a large house, o sa isang bahay ng mayaman, there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware, and some to honor and some to dishonor. May mga kagamitan po tayo sa bahay na ginagamit lang po para po sa mga espesyal, yung mga gold na kubiertos, gold na pinggan or silver, ginagamit nga lang po yan pag may bisita. At meron din man tayong kahoy, wooden or clay, ginagamit lamang po natin sa pang-araw-araw. In verse 20, Paul began an analogy, listen to this. Paul began an analogy using containers made of various materials in wealthy homes. Sa isang mayaman na bahay. Vessels of gold and silver were reserved for honorable uses. Vessels of clay or wood were used for more common or dishonorable uses. Continuing this thought here, Paul writes that a Christian can become a vessel of honorable use. Gusto niyo po ba maging vessel in honorable use? Be sanctified. Cleanse your heart. With the help of the Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. By separating himself from sin, and the specific reference to what is dishonorable is added for clarity in many translations. If anyone cleanses, listen, kung ang isa po sa atin, ang bawat isa dito sa atin ay sanctified at magiging malinis, or set himself apart from the false teaching and sinful life described in verse 16 and 18, yung mga nabanggit ko pong mga kasalanan, he will be set apart as holy. So we will become holy. And God will definitely use us. Be holy. For our Lord is holy, for our God is holy. Be holy for us to be used by God mightily. Amen. So, embrace holiness. Be holy. Hindi ko maiwan, mas masarap maging unholy. Pero hindi ka magagamit ng Panginoon. Amen. Paano po kung dumating na yung Panginoon? Lord, gusto ka na mong paggamit. Dumiting na si Lord.
Sayang naman. Actually, naisip ko, Lord, bakit ngayon lang po ako nagpipreach? Dati tinatanggihan ko, kasi mahihain ako, kasi ayoko, kasi pampastor lang yan. Pero napakasarap po pala na mag-preach ng salita ng Diyos. It's worth fulfilling na nagagamit tayo bilang vessel sa paglilingkod at pagsahayag ng salita ng Diyos. And that must be our goal this year, 2020. Amen? And dito na po tayo sa ating verse. Again, basahin ko po yung ating verse. 2 Timothy chapter 2, verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel of honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Those who are sanctified, tayo po ngayon na nilinis na ng ating Panginoon. Number one, we will be a vessel of honor. Ano bang klaseng kagamitan gusto yung maging? Siyempre, kagamit-gamit. Ginto, you are precious vessel of God. Gusto niyo po ba maging vessel? Lord, make me a vessel. Mga lalaki, mas marami na pong nagpipreach na babae, mas marami ng vessel, kasangkapan ng Panginoon ang mga babae kaysa po sa atin. Tumayo po tayo as a vessel. Be holy. Ang nagiging hinder po, kasalanan. That's why, hindi po tayo nagagamit. Be a vessel. Second, he will be sanctified, set apart, as or declared holy. Magiging banal po tayo. Ang sarap po, di ba, pag tayo po ay malinis physically, anong feeling mo? I feel good. Fresh. And we become refreshed when the Holy Spirit is within us. We are cleansed by the blood of Jesus Christ. We are sanctified. Ikaw yung tipong kinula na, binaba, dinango, kinula, at inalmirol at ready to be used. You want to be like that? Amen! Dapat magsasagot kayo, Amen, Lord! Yes, Lord! At yung pag-yes nyo, hindi lang po ngayon, kundi talagang yes is yes. Third po, he will be useful to the master. Amen. Napakasarap po na ang pinaglilingkuran mo, ang tunay na Diyos. The Master of Master, the Lord of Lord, the King of Kings. Amen. Kung tayo nga po nangangarap, ang ating pong employer ay mga hari, eh tayo nga po hindi makapaglingkod sa tunay na hari. Buruy mo isang ako lamang ginamit para magamit ng isang master. It's a great privilege po, di ba? Ikaw na dating makasalanan, ikaw na dating walang alam, but God use you. Nakakapaglingkod po tayo sa Master. Take it as a great opportunity. Maraming gustong kumanta. Maraming gustong maging song leader. Amen? Ako, pangarap ko eh. Kaya mag-aaral talaga akong kumanta eh. At magsusong lead talaga ako. Isa sa mga pangarap ko yan. Kayo po ba nangangarap? Tayo po, mga song leader, do we enhance ourselves? Tama na ba yung kakayanan natin na nabibigay po natin sa ating Panginoon? Sapat na po ba yun? Tama na to. Ito na lang. This is all I've got for God. Not only talent, but heart. Let's open our heart to God while we are serving the Lord. Again, be holy. Fourth, he will be prepared for every good work. Are you ready and prepared for every good work? So now, be sanctified. Magpalinis po tayo sa ating Panginoon. And be healed. Actually, claim na po natin that we are healed already. Amen? Praise God. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
pong apat na ito, ating pong sana magrema po sa ating mga puso. And I want to challenge you in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 22. Now, flee from youthful lust. Iba sa atin dito, hindi na youth, pero kung makalas, youth. Amen? Ang mga bata kasi, mga teenagers, mapusok. But no excuse, mga kabataan, you must live a holy life. Now, flee from youthful lust and pursue righteousness. Pursue righteousness. Faith, love, pursue love, hindi lang sa mga taong mahal mo, pati dyan sa kinakasuyaan mong katabi mo. Amen? And of course, pursue peace. Peace, man. Peace, GCC. Magbati-bati na po tayo. Dapat kapayapaan po dito. Natutuwa po kay Kuya Danny kanina. Sabi niya po, hindi siya ang tipong nangiiwan. So dapat po, walang iwanan. Dapat po, ang GCC po nagtutulungan. Amen? Para sa kapayapaan. Amen? Tama po Kuya Danny, walang iwanan. Sama-sama po tayo maglilingkod sa ating Panginoon with those who call on the Lord from a pure heart. Amen. Praise God. Nais ko na rin po i-share sa inyo ang Romans chapter 12 verse 1. Alam naman po natin ito. Therefore, for us, para po magamit po tayo ng ating Panginoon. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies. Now is the time as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kung tayo po ay mag-offering nga, ngunit may kaaway tayo, may marami po tayong sa ating puso, di ba anong sabi ng Panginoon? Bumaba ka muna, saka ka na mag-offering. Makipagkasundo ka muna sa iyong, mga, sa iyong kapatid na nagkaalitan mo. Amen? Kung makakanta ka at maka-worship sa Panginoon, makapagbigay ng pagpupuri sa Panginoon, wagas. Pero, may kaaway ka pala. May kasamaan ka na doon. Sa tingin po natin, magiging katanggap-tanggap yung ating pag-awit kanina. Kung hindi po tayo marunong magpatawad. Kung may dinadala po tayong anger, galit sa ating puso. Alisin na po natin yan. Read off of that. Read off of that. And this year, may gusto po akong i-share. This year talaga, no? Are you willing to have covenant with God this afternoon? When you say yes, yes, and also myself, it is my covenant to God this day. Anong araw ba ngayon? 24 Friday, January. Talagang gustong-gusto niya ako maging pastor. I will be a pastor. Well, God willing, why not? Why not? Amen? Pag sinabing ni Lord, you become a pastor, why not? Walang teka muna, Lord. Anong sasabihin? Yes, Lord, here I am. Send me. You want to be a drummer? Why not now? Act now. Sayang. Nasa na po ba ako? Sa covenant. Hindi pa yun natin rin ang aking covenant. And this covenant, I want to share to you. My covenant to God this year, 2020. Are you going to agree with this? But alam ko, ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang inyong nasa puso. Let me share to you. My covenant to God this year, 2020. Ayan na po, apat po siya. I am committed to serve.
since we are healed, since we are consecrated and sanctified by God, ano pa bang inihintay nyo? Ano pa ang sasabihin nyo sa ating Panginoon? I am committed to serve God. Amen? Can you say that, number one? I am committed to serve God. Number two, consistent to serve. Pag may nangyari sa'yo sa paglilingkod mo sa Panginoon, may problema, tama na po muna ako, kuya. Parang hindi ko nararamdam, I feel may problema ako, ayusin ko muna ang mga magulang ko. But let us be consistent. May sakit o wala, consistent. Mahirap, kuya Ed. Tandaan mo yung sinabi mo. Sabihin mo yan sa sarili mo. You must be consistent. We must be consistent in serving the Lord. Third, sabihin po natin, I am confident to serve God. Amen. Marami po na ayaw maglingkod kasi tingin nila sa sarili nila, hindi po nila kaya. Kagaya ko rin po. Hindi ko kaya. Sobrang mahihain ako. Wala akong karapatang tumayo. Hanggang dito lang ako, hanggang backstage lang po. Kahit mukha lang po akong pang front stage. Yabang po yun. Pang backstage lang po talaga ako. But if God wants you to spread the gospel, kailangan po ang anak ng Diyos laging nasa front. Amen? You are confident sa iyong pong gawa, sa iyong pong paglilingkod sa inyong pong sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. And lastly, paki-check po yung grammar kung tama ba. I am count it all or trust it all. Sige po, basahin niyo po. At yan po, lahat po ng ating gagawin, we trust in God. Not only to ourselves, but we trust in God. Bago ko po tapusin ang aking pong exhortation. Exhortation pa rin po ba siya o preaching? Nais ko pong iwan sa inyo. Kasi po, gusto ko po ma-empower kayo. Kaya ganito siguro ang aking pag-preach sa inyo. Magising ang inyong mga puso. Na this time, Lord, I'm willing to serve. I'm willing to follow you. I'm willing to serve you with holiness. Nais ko pong iwan sa inyo ang sinabi po ni Apostle Paul, even though hindi po natin kaya sa ating pong sarili, but this also we must claim that said in Philippians chapter 4, verse 13. Sabihin po natin sabay-sabay, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.